Hello mga ka-channel, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po ito, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano magluto ng fish and chips. Ang gagamitin ko pong fish is walleye. So, ipakita ko po sa inyo ang mga ingredients later and kung paano ang procedure. Napaka-easy lang po at kaya niyong gawin. So, bali, ito po yung aking mga gagamiting ingredients. Menu ko na to, fillet of fish. Gagamit po tayo ng all-purpose flour, baking powder, salt, eggs. I'm gonna use chicken broth powder, and I'm just gonna use Mrs. Das for potato. Gagamit din po tayo ng eggs. Ito naman po yung aking fish na fillet ko na. And then, gagamit din po tayo ng potato. So, yun po yung aking gagamitin mga ingredients para sa menu ko na to. At so, ipakita ko na lang po sa inyo yung procedure ng pagkawa. So, I'm just gonna marinate the potato. A little bit olive oil. And then lutuin ko lang ito sa air fryer. So, I'm gonna show you ng procedure ng kung paano i-breading yung fish. So, I'm just gonna put the eggs here. A little bit salt. Yung fish is I'm gonna dip this one in the eggs. So I think I'm gonna put lagyan ko lang ng 1 cup na flour. And lagyan ko lang ng 1 tablespoon na powder, bouillon cubes powder. And then mix it down. Maybe a little bit more.
bali na natapos ko na, napagulong ko na sa flour yung fish. So bali, first coat lang yan. So pagkatapos niyan, ang gagawin ko naman ngayon ay yung second coat niya, which is yung second coat niya is gonna be a ano siya, wet siya. So bali, ito yung pamamaraan ko paggawa ko ng breadings niya. So I'm gonna put one eggs. Ay bali yung pinag pagulungan ko ng flour, siya na rin yung ginamit ko sa ano, sa ano, sa paggagawaan ko ng wet flour niya. So bali maglalagay lang ako ng half cup na flour para sa breadings niya. At saka maybe half cup of water. And then gagamit din nga pala ako ng baking powder. So half teaspoon of baking powder. At saka konti lang na a little bit na food coloring. And then a little bit salt. And then water. And then i-mix lang natin. So bali hindi dapat na masyadong malapot. Bali, hindi ko siya masyadong nilaputan dahil ayaw ko na masyadong makapal yung breadings niya. Bali, ganyan lang yung magiging itsura niya, tapos ready na siya ang lutuin. Yeah, so yun lang ang ano, tamang-tama lang yung lapot niya, tapos pwede na siya ang lutuin. Yeah, so bali nilagyan ko na siya.
bali, tapos na po yung aking niluto at it turned out good naman po. Ito po yung presentation po ng fish and chips. So, it looks good. But yeah, itry lang natin, okay? Gonna put it in the ketchup, on the ketchup. With potato. It's good. So, inilagyan ko na rin ng of course, achara. Oh. So, yummy. Mapapalaki na naman ang kain natin ito. Hanggang dito na lang po ang aking ma-share sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood at please like, subscribe and share please. Kung hindi pa kayo naku-subscribe at maraming salamat po again.